nasa third world country tayo, tapos yung population natin is pa-increase ng pa-increase. So, parang kailangan mag-focus sa education kasi tulad ngayon, dinagdagan pa hanggang grade 12 yung ano natin, tapos kailangan may nursery, kinder bago ako mag-grade 1. So, hindi na nga makapag-provide ng mga classroom, tsaka mga chairs, tsaka mga teachers dito sa Philippines, tapos nag-add pa sila. Sana hindi na lang nila in-add kasi kami, naging maayos sa mga estudyante na hindi kami dumaan ng grade 12, diba? Nagbabalik po ang Pilipinas natin. Napakaganda ng discussion ni Sec. Binky Gov. Ito pong pag-usapan na natin itong education. Education ang Pilipinas. Napakagaling. Ito, meron tayong mensahe pala sa ating Facebook. Hindi ko po nababasa sa screen. Ayan po. Paano nyo po malalaman kung ang 4-piece benefit na ibinibigay nyo sa isang mahirap na pamilya ay nagagamit sa kabutihan at hindi sa sugal o alak? Yan po siguro i-explain ni Sec. Dinky mamaya kung paano nga. Pero napaliwanag naman nga, Gov, yung... Bumagsak ang gutom eh. O, pati yung... Kung sinugal nyo, hindi maraming gutom. Tama. Alis nanalo. Yung education naman at yung health minomonitor. So, as far as that is concerned, nasusukat din yun. Dalawang bagay dyan sa education. Number one, wala pa, first time to na talagang they just went for the K-12. Okay. Which will make Philippines in the long term very competitive. And number two, yung mga resource gap, talagang napupunuan nila ngayon. Kaya tumbukin na po natin K-12 dahil yun din po yung komento ng ating estudyante kanina, Brother Armin. Brother Armin, paki-explain po itong K-12 at dahil ito ay curriculum enhancement, siyempre nandyan pa rin po yung ating infrastructure, materials, need. Bakit po tayo pumunta sa isang major change sa ating curriculum at ano po ang nakikita niyong resulta nito? Alam mo, noong nag-umpisa tayo, ang talagang utos ni Presidente ay punuan natin yung mga kakulangan. Mm. At ang meron tayong limang kakulangan na ating sinabi, yung teachers, classroom, seats, sanitation facilities, at saka textbooks. Mm. Pero meron tayong isang kakulangan na hindi natin nakikita. At ito yung kakulangan mismo dun sa programa ng edukasyon. No? Mm. Ang siguro, ang aking imahin dito ay parang nagluluto ka. No? Mm. Kahit punuan mo ito ng teachers, classroom, seats, nandyan lahat ng rekado, pero kung yung oras mo ng pagluluto ay kulang, masasayang lamang itong ipinundasyon mo na ito kasi hilaw at hilaw pa rin yung iyong produkto. Yan, no? Yan. At alam ito ni Secretary Linda. Kasi alam mo yung ating mga engineers, doktor, mga professional, hindi na tinatanggap sa Thailand, sa ating mga karatig na bansa, Malaysia, Singapore. Dahil may kulang ha na dalawang taon. Sec, very quickly lang mapuntahan ko si Sec. Dole, yes. Ma'am, yes. Ang sabi po kasi ng ating estudyante kanina, okay naman kami. Okay naman kami na hanggang ganito lang yung old curriculum. Pwede po ba natin sabihin hindi na okay? Hindi na siya okay kasi nagbago na yung ating merkado, no? Yung ating mga traditional courses, pero pag sinabing traditional courses, pag mga engineers, talagang in demand pa yan, no? At kailangan tayong mag-produce ng maraming mga engineers. Pero yung sa kabuuan po ng produkto ng ating sistema, meaning we're falling short of the standard we're hoping for? Ay, yes, lagi nilang hinahanap yung dalawang taong kakulangan sa ating curriculum. Uh-huh. Kaya bago ka makapasok na merkado sa labas ng bansa, sasabihin nila, kailangan muna kayong, ang iba, bridging courses, ang tawag nila doon, adaptation courses. Yung iba talagang pinapapasok pa nila sa kanilang bansa ng dalawang taon. Okay, balikan ko po si Brother Armin. Brother Armin, paki-explain, saan po ito idadagdag itong K-12? Dahil nagugulan po ito, kinder lang po ba idadagdag? Meron po ba talagang isang taong idadagdag? Ano po ang magiging structure na nitong ating school basic education? Ang pinili natin ay yung kaya ng Pilipinas, no? Mm-hmm. At kaya ito inilagay natin doon sa senior high school. Yung elementarya, 6 na taon, gagraduate yan. No? Mm-hmm. Yung high school ngayon, yan ang magiging junior high school. Mm-hmm. At kung hindi naman sila pumasok ng senior high school, ang mga skills na gusto natin na ipaiwan sa kanila ay yung mga vocational skills. Mm-hmm. Hindi naman sila mapipilit kung hindi ayaw nila, no? Mm-hmm. Pero gusto natin
yung mga skills ng junior high school ay itataas ang angat at magiging technical na siya. No? So, sec, magkaiba yung technical sa vocational eh. Sec, pagkatapos po ng apat na taon na high school, pag-usapan po natin yung current structure, no? 6 years of elementary, four years of high school. Junior. Ibig sabihin, madadagdagan ng either technical skills training after fourth year or yung talagang regular na dagdag sa sa taon. Tama po? Dalawang taon po ba yung dagdag? Dalawang taon. Pero ito'y depende kung alin ang tinitingnan mo. Mm-hmm. Kung titingnan mo yung high school, ang tingin mo dyan idagdag. Mm. Pero ang hindi pa masyadong nalalaman ng mga estudyante natin ngayon, alam mo, merong epekto ito dun sa kolehiyo. Mm-hmm. Dahil ang aming estima ngayon, yung normal na 5 taon ay magiging 4. Mm-hmm. At yung 4 ay magiging 3. Bakit? Uh-huh. Dahil pag titingnan mo yung ating curriculum sa kolehiyo, yung ating first year classes, subjects, ay ito naman ay talaga namang pang... Bakit mo kailangan magkaroon ng English 101 sa kolehiyo? Mm-hmm. At lalo na PE. Mm-hmm. Saan nakakita ng universidad sa ibang bansa na may PE sa universidad? No? Kung ang tanong natin dito is, ito ba ay mas magiging mas magastos? Mm-hmm. Kung titingnan mo yung kabuuan ng edukasyon at i-compute ng bawat magulang, saan ko ba ipapadala pagkatapos ng high school yung aking anak? Alam mo, yung 2 taon na gagastusin natin sa K-12 mm. ay mas mura kaysa doon sa 1 taon sa na pagpapadala sa kolehiyo. In short, Brother Armin, longer high school, shorter college, ito po ba ay ipapatupad na in the coming year? Kailan po ito kailangan ng happen? Inumpisahan natin yan doon sa kinder at doon sa ating programa, yung bagong curriculum para sa grade 1 at saka sa first year high school ay sana iumpisa natin sa Hunyo 2012. No? At ito'y meron na tayong mga kausap na mambabatas at nakalagay na nga ito dun sa priority certified bill ng ating Pangulo. No? Sige, Bob, lilipat na naman tayo eh. Bago natin bitiwan si Father Armin, alam ko marami siyang nagawa eh. Ilan nung classroom papagawa natin sa 2012? Gov, nung nakalipas sa taon, ang atin po nagawa, kasama yung mga tinulong ng LGU at saka ng mga private groups, ay 15,000 classrooms. Next year, mm-hmm. Next year, yung atin pong gustong gawin na sa budget bill, no? Ay mga, baka mahulog ako eh, 40,000. Okay, ilang teachers ba in-hire natin this year? This year po, 15,000 teachers. Marami yan. Marami yun. Ito po yung pinakamataas yan. Yan. Yung next year, na number. 15 pa rin. Mga 15 po. Okay. Brother Armin, sa ating pagkakaalam, yung private sector na magbibigay ng tulong sa DepEd, either building a school or improving facilities, pwede nila itong ibawas sa kanilang buwis. Ano naman po ang nagiging response ng private sector para matugunan yung pangangailangan ng DepEd? Alam mo, for the first time, at siguro ito kasama na dito dun sa sense of responsibility ng private sector, meron tayong nilagdaan na tinatawag na bayanihang pampaaralan na kung saan nangako ang private sector na magtatayo ng 10,000 classrooms in 2 years' time. Mm-hmm. This is bigger than what we have built annually in the past years. Mm-hmm. Ito, ganito kalaki ang suporta na nakukuha namin, kaya hanggang ngayon nakatawa pa ako. Okay, napakaganda po. Atin pong mga quality ng teachers and quality ng textbook, Brother Armin, nakakalungkot na meron tayong problema sa ganyan. Quality, accuracy ng ating textbook. How can we completely eradicate this problem? Sabihin ko sa inyo, totoo, we cannot do more of the same. Sa palagay ko, ang isang talagang panibago na gusto kong idagdag na kakulangan sa edukasyon natin na dapat natin tugunan sa sunod na 2 taon ay bringing in technology into the pedagogy. At kung hindi tayo gagamit ng computer, so, ng Wi-Fi, hindi natin matutugunan lahat. Last, Father, yung teacher training. Isasama po natin ito. Ngayon, gumagawa po tayo ng pagpapalibago ng curriculum. Kasama po dito yung retraining at saka retooling. Magkano po budget natin this year and next year? Sa totoo lang po, binabaan ko po yung ating pagbibigay ng mga seminars at workshops ng mga nakalipas na taon. Dahil hindi ko po nakikita at namomonitor yung kung training. Ano yung performance. Okay. Binabago ko po ito para kung ano man ang ating gagastusin, gusto natin makita na ito po yung nakakadagdag sa antas
ng edukasyon ng mga bata. Okay, papunta po tayo sa Department of Labor and Employment kay Secretary Baldos. Ma'am, ano po ang nag-aantay sa labor market sa ating mga graduates ng ating mga colleges and universities? Sa PDP natin, ang average of 1 million job a year ang ating ini-expect out at 7-8% growth. Eh, alam natin itong April, 1.4 million tayo. So kung magtutuloy-tuloy yan, then may exceed natin yung ating projected Explain employment. Explain ko kagad. Ha? Actually, first time to sa history natin. 1 million ang new labor entrance, assuming 64% participation rate. Saka ko na-explain yan, 800,000 lang. So may 200,000 yan na kung tama ang quality, pwede na talagang tapusin na ang OFW deployment. Masimulan na ang OFW deployment ngayon, next year, lalong-lalo. Next year? Yes. Ang reintegration ho. Balik na. Hindi lang yun. Yung quality lang, ma'am, nandiyan. Pangalawa, may tago-tago yan na 868,000 na unfilled jobs domestically. Ang kulang lang ay skills training. Oo, yung pag-match ng skills sa pangangailangan. Malaki ang hope ko sa inyo dahil alam ko you will end OFW deployment as an annual exercise of reverse the migration. Okay, na-excite po yung ating mga leader gobyerno dito. Kaya pumunta po muna tayo sa ating mga kababayan sa Samar, Kalikoan, Gian, Eastern Samar, Mayor Edgar Boko. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang question ko po ay kay Secretary Luistro. Yung bayan po namin sa Hernani, yung problema namin, 5 sa 10 paralan nagkakaroon po ng combination classes. So problema po namin yung classroom at saka yung mga teachers. Sa secondary naman po, halos sa 20 years na yung building namin. So kailangan po namin na i-renovate yun kasi apektado po yung quality ng education sa amin. Maraming salamat po, Mayor. Kay Secretary Diga Suliman, nagpapasalamat po kami dahil beneficiary po kami ng purpose at saka yung kalaisids. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much, Mayor Boko, ng Samar. Maraming salamat, Mayor Edgar. Alam po ninyo yung tinatawag ninyo na combination classes. Ito po yung tinatawag natin sa kagawaran na multi-grade schools, no? Ito po yung pinagsasama po natin yung grade 1 at grade 2, mga tagtutu classes hanggang grade 5 at saka grade 6. Ang talagang programa po dito ay ito po mga schools dito, ito po yung nasa mga malalayo. At saka sa Hernani, kalhati ng mga schools natin dyan ay talagang nandun sa malalayo na barangay, no? At kulang yung estudyante na hindi mapupunuan, no? Sec, interrupt ko lang po kayo dahil idikit na lang po natin itong question ng ating kababayan from Bulacan, Mr. Onofre Dotong Jr. Yes, sir. Magandang umaga po. Umaga po sa ating pong Secretary Luistro, Armani Luistro. Nandito po kami ngayon sa Barangay San Martin 4, kasama po ang aming punong lungsod, Reynaldo San Pedro, ng San Jose del Monte, Bulacan, sa ginaganap pong lingguhang kapihan sa barangay. Kaugnay po dito, Secretary Luistro, gusto po namin malaman ng K+12 na programa, bakit kailangan pong dagdagan ang taon ng pag-aaral ng mga bata sa kabila ng kahirapan ng buhay ngayon? At ano po ang garantiya sa pagkatapos po ng 6 na taon sa sekundarya, ay may makukuha po bang trabaho ang mga magsisipagtapos na mag-aaral? Okay. Babalikan ko muna yung kay Mayor Edgar, no? Kaya yung kung itong ating mga maliliit na eskwelahan na ito, na multi-grade schools, kapag hindi tayo magtatayo doon sa malalayong pook na yan, hindi na sila pupunta at maglalakad doon sa elementarya na talagang monograde. Kaya ang aming pong pag-aaral, hindi naman po masama yung multi-grade. Dahil in fact, yung achievement rate noong mga galing sa multi-grade ay mas mataas o compared with the regular elementary schools, no? Napatunayan na po yan sa Pilipinas at sa ibang bansa, Secretary. Atin pong ikinokompera yung kanilang performance dahil mas maliliit nga yung numero ng estudyante doon sa mga teachers, no?